we get, meron kaming 4 hours para bumiyay sa Sagada. At ang gagawin namin doon is, titignan namin kung ano yung magandang tourist spot doon. So, on the spot lang talaga. So, titignan natin kung ano yung mga magandang pwedeng puntahan doon. And, mabilis lang tong intro to para makita nyo na kagad yung mga dadaanan namin. Kasi, sa Sagada, yun yung way na parang paganto-ganto talaga yung daan. So, maganda yun kasi makikita mo talaga yung view. And, mamaya i-update ko kayo pag nakarating na kami doon. After 4.5 hours, nakarating na kami dito sa Sagada. And sobrang taas ng elevation namin kasi umabot kami ng 2,440 meters. So, ganun kataas. Ganun kataas yung... Andun kami sa tuktok pa eh. Ganun kataas yung inanuhan namin, inakyatan namin. Pero, enjoy naman sa biyahe. Tulad nga sinasabi ko sa inyo, yung pasigzag-sigzag na biyahe. Ano talaga, lakas maka-roller coaster. And... for sure, nakita niyo naman yung view ng ating papuntang Sagada. And now, nandito na kami ngayon sa Sumaging Cave. So, dito na, ito yung unang tourist spot na pupuntahan namin dito. Dapat may pupuntahan kaming isa pang lugar, kaya lang sarado under renovation siya. So, pumunta kami dito ngayon sa Sumaging Cave. At bago namin makita yung cave na yon, kailangan namin mag-walk ng 30 to 45 minutes. So, mamaya itatanong ko sa inyo yung details kung ano yung mga kailangan bayaran or kung ano yung mga needs dito. So, far, sobrang ganda dito sa Sagada. Sobrang na-amaze ako kasi sobrang dami talagang mga puno pa. As in, kahit ganito katirik yung araw, hindi ako nakakaramdam ng init kasi sobrang lamig pa talaga. At saka nakaka-amaze, sobrang ganda ng nature. Kahit na minsan pag napapatingin kami sa bintana, medyo nakakalula kasi sobrang taas talaga namin. Pero alam mo yun, may enjoy mo yung view. At sobrang excited na ako na maikot tong Sagada at kung ano pa yung makikita ko dito. So, nag-park kami dito sa area na may parking fee para safe yung aming sasakyan kasi pag doon lang tayo sa gilid-gilid, pag natamaan yan, walang pananagutan. Kaya mas okay na nandito, at least safe yung car. So, let's see, tingnan natin kung ano makikita natin sa Sumaging Cave! Thank you.
Kaya kailangan yung magdala talaga. Although may flashlight naman yung aming tour guide. Kaya hindi talaga pwedeng sumunta dito nang wala kang tour guide kasi hindi mo alam yung daan. Pero kung makikita yung sobrang dilim mo. Pag walang ilaw, wala kang makikita. Eh. So ayan, marami daw ditong panike, sabi ni Kuya. So, 30 to 45 minutes yung pag-walk namin para makapunta kami sa Samigin, sa Maging Cave. At wala pa kami sa kalahati, guys, kasi kailangan, ano, kita namin maigi yung daan para safe kaming makakarating doon. So, tara, samahan niyo kami na pumunta sa Sumagin Cave. Ayun nga, hanggang makapunta tayo sa Sumagin Cave. Bali-bali. So tara, samahan nyo kami sa journey namin. So, para pag pumunta kayo ng Sagada, alam nyo din kung ano yung mga pupuntahan nyo dito. At para nasama namin kayo sa experience namin, pumunta sa ganong cave. Ay! Slippery siya. Madulas. Be careful! Bali-bali. Naririnig yun? Ano yun, Kuya? Paniki. Ang paniki yun. Pwede pala yun. Parang ang dami nila. Naamoy ko na nga yung ano nila eh. Naririnig yun. Huh? Kapunta na kami sa isang cave at ang masasabi ko sa pag aano namin dito pag parang trekking is kailangan mag-bubbly inat kasi sobrang dulas po ng mga bato. And kung ano yung ginawa namin papunta, ganun din po yung pabalik. And kung makikita nyo, ayun, bari-bari. Pakita mo kanila yung feed pen. Wait, are they usually sa elephant? Ah, elephant? Hindi sa inyo. Yan ay yung usually. Elephant, oo nga. Kung makikita nyo, kitang-kita kagad yung parang shape ng elephant. And masaya naman yung ganito. Kaya lang, so, kailangan nyo lang mag-doble ingat kasi sobrang dulas po ng mga bato. So, kailangan talaga, pag pupunta kayo dito, kailangan nyo ng tour guide. Hindi pwedeng wala. Dahil, pag wala, hindi ko alam kung makakalabas kayo ng kuweba pag wala kayo ng tour guide. And, I think wala pa kami sa kalahate. O, isang cave pala yung napupuntahan namin. So, ang pinakasadya namin is Sumagin Cave talaga. So, ito yung pig pen cave na may shape siya ng elephant. Makikita nyo namin sa video. And, ayan, konting ano pa, konting nakad pa mapupunta na natin yung Sumagin Cave na yun. And, masaya to, dali experience natin yung ganitong eksena sa ating buhay. And, once in a lifetime lang to. And, this is our first time na pumunta sa mga ganitong kuweba na ganito yung magiging eksena ng daan. So, later, i-update ko kayo pag nasa Sumagin Cave na kami. Kasi nakikita nyo, ang dami talagang turista na gusto nang subukan kong pagpunta sa Sumagin Cave. And yan, nakikita nyo yun sa mga taas-taas. Ayan. Not sure kung kita nyo talaga, pero ayan, ang dami pa rin pababa dito. So, tara. Pupunta ulit kami. So, ayan guys, medyo malapit na kami sa may tubig. Kuya, ano tawag sa may tubig na yun? Parang tubig lang talaga siya. Ah, parang hugasan lang talaga siya. And it's fine, parang hubarin na yung chinelas namin kasi ito na yung part na parang magugulas na talaga tayo. So, kailangan mag-doble ingat. At sorry guys, hindi pa kayo masama sa vlog namin na kung paano kami bumaba or paano kami pumupunta rin kasi kailangan naka-focus ka talaga. So, kung naka-stop, bulong ako nakapag-vlog. And mamaya na lang ulit kasi kailangan na natin makapunta doon. Thank you.
lumamig ng tubig. Makablog yan? So guys, ito yung eksena. Makapit naman yung bato. Kaya perigena. Makablog yung guys, sobrang lamig ng tubig kung alam mo lang. At kung mag-ganito pala kayo, dapat naka-short kayo. Kasi para hindi ganun kabasa. Ay, huwag na. Oh, wait lang ha. Kasi nuuna sila ate para makita yung ilaw. Makalag pa sila doon. Dahil wala kayong pwedeng stock-up na doon. Kahit nasabihin mong ito ba ito. Uy, malalim yung babang sa kanalin, B. Malalim na? Oo, pero... yung mga tubig? Oo. Okay. Kami yan. Kaya ko yan. Go, go. Daddy, be careful. Grabe naman. Nagbablog pa rin kahit crucial na. Okay na kaya. Sama kayo sa gawin namin. Apo. Ay, Daddy? Opo. Kaya. Taga-buntok ako dati. Ha? Taga-buntok ako. Oh, wait lang daw tayo dito. So guys, masaya yung experience. Maano naman ako. Isasatisfy naman ako sa mga ganitong eksena. And sana nakikita niyo ako kasi hindi ko alam kung anong eksena ni Daddy Paul dyan dahil naka privacy tempered tayo pero sobrang dilim. So hindi ko alam kung nakikita niya. Kikita mo ko ba? Kita mo ko? Kita-kita. So, isa-isa lang para makapunta kami doon. And, update, medyo basa na yung dito ko. Pero, ang sarap ng tubig, guys. Sobrang lamig. So, bari-bari lang talaga. Bari-bari. So, tuloy-tuloy ang ating adventure. Papunta pa lang to. Wala pa tayong pabalik, be. So, kailangan makapunta tayo ng maganda doon at ligtas. At makabalik din tayo ng ligtas. So, don't worry guys, malapit lang ipinag-check-in na namin dito sa Sagada. And, syempre, every vlog natin, iba-iba yung pinag-check-in na namin. Kaya, lagi ko kayong i-update sa aming mga details para informative ang ating vlog. So, let's go! Yeah. Ere-eretso na. Nabasa na ako, Tay. Nayaan ko na. Ang lamig ng tubig eh. So, ayan. Alam niyo ba guys, kung sa taas lang namin yung mga panito. Kaya nila, travel din sila. So, basta huwag niya lang sila, and lagi lang kayo magbari-bari. Bari-bari is parang tabi-tabi food, ganun, sa Tagalog. So, nakuha ko yun nung naka-stay pa ako sa Pangasinan, yun yung sinasabi. Every time na pumoy, kinukuntahan kami mga puno, mga ganitong lugar. So, nadala ko siya until now, and feeling ko malapit na tayo sa cave. Are you excited? And papakita ko talaga sa inyo. And ayoko masayang itong adventure namin. Kasi once in a lifetime lang to. At wala pa akong alam sa details kung magkano yung babayaran. So, i-update ko kayo later. So guys, ayan. Nasa baba na yung Sumaging Cave. So let's go. Samahan nyo na kami sa journey. Kasi makapag-lip ko tayo dahil madali na lang kung ang ganda o. Oh. Nag-picture na din kami. Ang saya, nakaka-enjoy. Hindi ko lang alam kung yung pabalik, nakaka-enjoy pa din kasi paahon na. Pero ayan. Pwede naman dito maligo. It's up to you. Gusto niya magbasa. Eh kasi, hindi kayo magbabasa kasi nasa kayo pang sinasabi. So, hindi na kami magbabasa. And, after this, ready to check in na kami. At nagitingan ka pala kami ito. Ang sarap ng tubig na tayo. Ang lamig. Ang lumig! Ang saya!
Ay, saya maka-experience ng ganito ba? Diba pag bukod sa nagka-travel ka na, nagba-vlog ka pa, na-enjoy mo pa yung ginagawa mo, diba? So, ere-erecho lang tayo. Huwag lang ere-erecho sa tubig. Konti pin na lang! Sorry. Ang ganda lang mga bata dito guys. Anong ibig sabihin pag nangangati yung palad? Pero o malibang? Hindi mo palad. Kapag hindi na nasa sumagin cave pa kayo. Ay, medyo naman sa pinakaano. Ayan na! Wait lang natin. Dito ka forward sa edisyo. Ang lamig! Parang magbabad sa tubig. Walang pula yung kamay ko, guys. Ano yung ibig sabihin? Blessing. Oh, blessing. Ulit tayo na lang guys, pag nandun na talaga kami. Ayos na yung camera niya? Hmm? Ayos na? Ayos na. Sabi mo? Na-realize namin na hingil ako na mas mabilis yung paakyat. Bakit yung hingal? Kasi mabilis nga eh. At yung hingal, so yan, ang next namin is Falsa. Sama niyo ako maglakad. Para ma-enjoy ko yung sarili ko habang naglalakad. Ganito. Hindi na kayo nihingal, diba? So, nabasa tayo. Hindi mo na kami magpapalit kasi... Ay, masaya. Masarap sa experience na kapag exercise. Pinagpipisan. Worth it naman, worth it.
Ganda ng cave. Yan yan. Pero ang ganda. Masaya sa experience. Hagdan na mida. Mamaya na lang. Masiningil ako pa nagsasalita. So ayan guys, natapos na kami sa Sumaging Cave. At ang next namin is mag-picture kami sa Rice Terraces. Kung saan madadaanan namin siya along the way. And syempre, papamontage natin kay Daddy Paul para makita nyo. So, hi guys! Dito nga pala kami sa may, ano... Kuya, saan nga po pala to? Anong falls po? Bumodo. Bukong falls? Bukong falls. Dito kami ngayon sa Bukong falls. Naiwan nga po pala sila... Sila mami, at sila ate. Kasi, ano po yun? Tawag dito? Ayun, kasi pababa, tapos packet uli. Kaya hindi na nila kakayanin. So kami na lang ni Kuya Max yung pupunta at check yung mga view. Kaya ako muna yung nag-vlog. So see you guys dun. Hi guys. So ngayon pababa na kami ngayon sa may Bukong Falls. Naglalakad lang po kami ngayon. So magano muna po ako. Mamontage. Bye! So guys, dito na nga pala tayo sa may Bukong Falls. Kung narinig nyo, nandito na tayo. Yun, so, ayun po, dito na tayo. Kung makikita, ayun po. Yan, ayun na po. Dito na po tayo. So guys, mamontage ko lang. So guys, nandito na pala tayo sa falls. Gusto na siya monte dyan. Ayan. Si Kuya, hey Kuya. Ayan ang aming tour guide, Kuya. So, nandito na kami. So ayan, for sure na panood niyo yung clips na si Daddy Paul lang yung bumawa ng falls. And now, nandito kami parang sa upside down house. Nakabaliktad yung vibe eh. Pero, isa siyang coffee shop. Ato siya, Ampanga Heights. Ayan, makikita nyo. Ampanga Heights, isang wow cafe by The Clouds. Ayan. At alam niyo ba guys, kanina, hindi ko nakwenta sa'yo. Ang daming vlogger na rin pumunta. Nagising ako alas 4, may araw na be. So yung sunrise pala dito is 4 a.m. So makikita nyo yung view. Ayan mo, ang ganda. Ito yung view guys. Ano ka dyan? Diba? Ang ganda. And anyway, naraman na namin kung magkano yung binayaran namin kanina sa pagpunta ng falls. Pumunta kami ng DIY Rice Terrace. Nabubulog talaga ako doon. Tapos sa abandoned bus. And the last one is falls. Is 1-1 po yun. Kasama na, kami apat na po. Kasama na yung bayad sa tour guide. And kung makikita nyo dito, kita ba dito lang? Mm-hmm. Ayan. Makikita nyo, yung red na yun. Yan. Diyan kami naka-check-in. At ipapakita ko sa inyo mamaya. Pero, as of now, tara, pasok muna tayo dito sa
coffee shop and let's see kung anong meron, kung ano yung in-offer nila. Darwin! So, meron din silang mga pasalubong sa loob. Pasalubong dito. Keychain. Oh. Meron sila, oh. 5,400 na mga keychain dito. At, ganda ng mga ano, oh. Do not play the display. Kala ko do not touch. Ang ganda ng, oh. Paganito pa. Diyan, ganda niyan, te. Ito yung painting, oh. Ah, diba? So, ipakita ko sa inyo mamaya yung view. Order muna kami ng aming pagkain. Time check. 7 na. 7 na. Ang liwanag pa rin, no? Amazing. Kanina, kung nakita niyo yung clips, alas 7 na yun ng gabi. At syempre, nasa mountain nga tayo. Kaya, sobrang liwanag pa. And, pansinin niyo yung boses ko medyo naging iba yung tono dahil sinisipunot po tayo for today's video kasi ibang level po yung lamig dito sa Baguio. sa Sagada. So far, na-enjoy ko naman at ito yung room namin. Nag-check-in lang kami dito sa Red Doors. So, ito lang yung room namin. Pakita mo, Daddy. Ayan. Yan lang yung room namin. Pakita mo yung buong room natin. Yan. So, meron lang kami ditong 2 bedrooms, pero may sarili kaming CR, and meron dong lobby area. So, sila ate na sa baba kasi nag-aaral si Kuya Max, and ako, katapos ko lang mag-upload kasi naglolo ko yung uploading nating nakakaloka. Pero, anyway, huwag kayong mag-alala, hindi tayo pwede magkasakit, dahil ere-eretso lang, syempre, health is wealth pa rin naman, kaya si Ate Rio ay sinaalagaan niya pa rin ako kanina. Story time lang, sumakit na yung chan ko sa dami kong kinain, nagpupururot ako. As in, nawawala din siya kasi inaalagaan din ako ni ate. So, thank you so much, ate. And, syempre, para ma-enjoy natin tong vacation, dapat good energy lang yung ma-adapt natin. So, ngayon, iinuman lang natin to ng gamot. Mawawala na kagad to. Kaya naman, ayan, hindi ko pa na lalaman kung magkano yung pabayaran kasi mamaya pa kami pag-check out at may tatanong pa tayo. Pero so far, sobrang na-enjoy ko dito sa Sagada. And tomorrow naman is pupunta tayo sa Rice Terrace. Nabubulol talaga ako. Basta doon sa Rice Terrace. Rice Terraces. Tama yan. Rice Terraces. O, diba? So, pupunta tayo doon bukas. And kanina, nagising kami, alas 4, sabi ko, ang aga pa, bakit may araw na agad? 4 a.m. pa lang may araw na agad. So, tignan natin kung magigising tayo mamaya ng 4 a.m. para maabutan yung sunrise. So, papahinga lang ang inyong mima para naman mawala itong ating sibon and magkita-kita tayo mamaya!